Hello mga nay! Ayan nga, nandito kami sa Sunshine 100 kung saan magpapasa si tatay ng requirements namin para dun sa aming condo. Dadaan kasi namin yun sa pag-ibig para once na na-approve na, ito-turn over na sa amin at pwede na namin matirahan. O kaya naman, sabi nga namin na pag-usapan is ipapa-Airbnb. So abangan nyo mga nay, mga next year, ipa-vlog natin yan yung turnover or papakita namin kapag na-design na namin yung unit namin. Nakuha namin tong condo actually nung dalaga pa ako nito, kami ng kapatid ko. So pre-selling siya, kami dalawa ng kapatid ko yung nagbabayad hanggang sa nag-asawa na ako. At ayan nga, malapit na siyang ma-turnover sa amin. Actually, medyo na-late na rin ang pag-turnover dahil nga nagka-pandemic. So, naudlot yung construction ng building. Pero ayun na nga, patapos na nga yung building kung nasaan ang aming unit. So, tara, samahan niyo kami sa pag-tour. Ito ay first time din naming makikita or mapapasok sa loob. Kasi nga, kagagawa lang. Siguro mati-turn over to sa amin mga second or third quarter of the year of this year. Excited na nga kaming lahat eh. Nagpaplano na kami kung ano yung mga bibilhin, yung mga kulang pa, tapos kung anong magandang team. Kayo mga nay, may suggestion ba kayo kung anong magandang team para sa isang condo unit? So ayan, nandito na kami sa floor kung nasaan yung unit namin. Isa to sa 2023 goals namin ni tata, yung ma-accomplish namin tong condo. So ito na nga, almost finished na siya. Kasama sa unit namin itong mga furnitures. So may built-in cabinet na dyan, tas merong bed, may table and chairs na rin. Halos kompleto na talaga, aircon na lang ang kulang, tsaka yung mga kortina. In terms of safety alarms, meron ding mga naka-install like smoke detector, may intercom din. Sa CR naman, magkahiwalay itong toilet room at saka itong shower room. Medyo madilim lang kasi wala pang power na ayos pa daw nila eh. At paglingon ko, ito na nga yung anak ko, sumampa na sa kama, ang alikabok dyan eh. Kaya si tatay todo punas tuloy sa kanya. Yan, so parang mag-empty condo tour na rin tayo. Hindi naman totally empty kasi may mga furniture na nga. At ito rin cabinet, kasama rin yan. So sliding siya, di ba? Ang ganda. Space saver din dahil hindi naman ganun kalaki yan tong unit namin. At pagdating nga dito sa kitchen, ito yung space para sa ref. Tapos ayan ulit yung mga built-in cabinet. O diba, naka-glass pa siya. At ito yung aming sink. At ito naman yung grease trap. At dahil maliit lang ang ating kitchen, kailangan talaga nating ma-organize itong nambongga. So mag-ready na tayo ng mga budol-budol links dyan. Dahil uunti-untiin natin ang pag-check out para dito sa ating condo. Dyan naman yung provision natin para sa ating washing machine. At nandito yung mga control panel o circuit breaker ba yung tawag dyan. At pinakita rin sa amin yung water meter at iba pang amenities ng condo. So bumaba kami sa basement 1 at ito nga, nandito yung billiard room. Mukhang matututong mag-billiard tong anak ko dito ah. At syempre, mawawala ba naman ang parking? At dito naman, hindi pa siya tapos pero ito yung tennis room naman. At meron din function room. Ayan, malaki nga yung function room. Bali, tatlong room siya. Pero kung marami kang guests, pwede mong i-rent lahat yung room na yan. At ito yung kitchen na pwedeng gamitin ng catering mo. Syempre, merong pa gym. Bagong-bago lahat ng equipment niyan. Mukhang itong magiging favorite ng bayan ni tatay ah. Pero meron ding Zumba room dun no. So in the near future, alam niyo na yung magiging content natin. At ito nga yung swimming pool. Thanks for watching. Bye!